yung sobra sa pamasahe, ibibili niya na sa pagitan. Tapos babalik na sa kanyang duty. Nalaman ko na noong 1970, noong mag-martial law, soon after, mga taong 1974 yata, napunta siya na sa Isabela. At naranasan niya kung paano ang revolusyonaryong armadong pakibaka sa Isabela ay lumakas, umunlad, humina, muling lumakas. At yan, nakuha ko sa kanyang mga pagkukwento habang kami ay magkasama noong mula 1981 hanggang 1983. Nakita kami una sa kabundukan ng Camarines Sur. Galing siya sa Isabela. Naibahagi niya kung paano yung unang tatlong pulang kumpanya ng bagong bayan sa Isabela ay lalo pang lumakas at sa katagalan, sa kasagsagan ng malalakas ng mga operasyong militar ng armed forces ay humina. Bakit? Kasi kami, sabi ni Johnny, naitaboy kami dun sa kagubatan ng Sierra Madre, yung tinatawag nilang forest region ng Isabela. At ang forest region na to, walang ganong tao. Ang nangyari, dahil nandun sila, naitaboy sila doon ng mga combat forces ng AFP, ang laban, ang combat ay naging attrition. Sa kada mandirigma na namatay, nasugatan, walang pumapalit kasi walang masang pwedeng pagmulan ng mga recruit na hahalili sa kanila. Nang mabalitaan ng pamunuan, pamansang pamunuan ng kalagayan nila, sila ay inatasan na lumabas dun sa gubat at pumunta sa masa, sa lugar kung saan may masa. So naibahagi ni Johnny kung paano mula sa kagubatan ng Isabela, sila ay nagpalawak patungong Cagayan. At kung nung panahon yun, nagbabasa kayo ng mga kahit sa mga dyaryo na kontrolado ng Marcello regime, ang naging bagong lugar ng may masiklang mga laban ay ang Cagayan province. At galing sa Cagayan si Johnny nung makita kami. Gano'ng kahirap yung buhay na dinaanan ni Johnny doon sa Isabela. Sabi niya, para lang pumunta kami sa meeting, no? Naka-assign siya sa Isabela, kuminsan magpupulong sila sa Cagayan. Sabi niya, kailangan nilang maglakad ng mahigit 2 linggo para lang dumalo sa pulong. Nung magkita na kami, ang unang na-obserbahan ko sa kanya, si Johnny, tama ang sinabi ni Dr. Talens, ay mapagkaibigan. Laging masaya. Hindi ko nga naiisip na ang kasiyahan niya ngayon, ang pagiging masyal niya ay sa kabila ng mahirap na karanasang dinaanan nila sa Isabela. Sa maikling panahon na yun, 3 taon na magkasama kami, magkatulong kami gumahog sa mga gawain kinakailangan dun sa kanayunan ng Bicol at saka Timog Kadagalugan. Noong 1982, kami nagkahiwalay, no? Mayroon akong pinuntahan na mahalagang pulong at pagbalik ko noong Pebrero, ako ay nahuli, 1983. Soon after, si Johnny ay namissing at for some time, nakuha ang kanyang bangkay na in-assault, no? Yung kanyang ulo ay basar. Ang sa pagtatanong, siya ay nakakit, no? Pero dumaan sa matinding torture. Maaaring yung isang pamangkin niya ay maglabas ng isang libro na magdidetalye kung ano yung nangyari, dinaanan ni Johnny.
Gusto ko lang idagdag sa tahumuli na kahit gumaganap na si Johnny ng malakas, malaking gawain sa pagsulong ng armadong pahibaka, hindi niya nakakaligtaan ang pagiging doktor. So sa mga kasamang nagkakaroon ng sakit, siya ang unang tumitingin. At kahit sa masa, sa mga lugar na mga baryo na may masa na babalita ang may sakit, pumupunta siya at tinitingnan ang mga to. Kaya kuminsan, sa mga baryong ganyan, siya ang pinakamainit ang pagtanggap ng masa. Kung may mga kasamang dadaan doon sa baryo, papakainin sila. Kung ano ang madatnan nila doon sa hapag, eh, yun ang nasisilbi. Pero pag si Johnny ang andun, tiyak na may pinapatay na manok. Ganon ang pagkatangi ng masa sa mga manggagawang pangkalusugan. Ito lamang at ang pagkakataon ito ay gagamitin ko para magpugay kay Johnny. At ganoon na rin sa kanyang kasamahan, Dr. Ilabas. Salamat po.